ang Pangulo. Lampas bewang na yung tubig. Pero ito na ang Marawi ngayon. Narito na ang mga balitang dapat niyong malaman. Magandang gabi. Ako si Ato Maraul. Ako naman si Mav Gonzalez at ito ang State of the Nation. Inaasahang mababakunahan na rin sa susunod na buwan ng mga empleyado ng mga BPO o Business Process Outsourcing Companies matapos silang isama sa A4 Priority Group. Ikinatuwa naman niya ng Department of Trade and Industry dahil sa laki raw ng contribution ng BPO sector sa ating ekonomiya. Pero may ilan namang nasa A4 category na may kanya-kanyang dahilan kaya ayaw magpabakuna. Pero sabi ng isang eksperto, dapat magpabakuna na agad para maiwasan ang pagdami ng variants ng COVID virus. May report si Marisol Abdurrahman. Dahil sa pandemya, work from home muna ang maraming Pilipino, habang online classes naman ang mga estudyante. Pero ang mga network technician na tulad ni Nelson Sibunga, walang choice kundi lumabas kapag nagkakabit ng internet sa mga bahay. Araw-araw, andyan ang bantang mahawa siya ng COVID-19. Kaya sana raw mabakunahan na si Nelson. Siyempre, sa kalusugan namin na massive yung life namin, pamilya rin namin. Kasama si Nelson sa A4 category o frontline personnel in essential sectors. Idinagdag na rin ng gobyerno sa A4 category ang frontline employees ng Business Process Outsourcing o BPO sector, Commission on Elections o COMELEC, pati LPG dealers, retailers at attendants. Sabi ng gobyerno, sa susunod na buwan na sisimulan ang pagbabakuna sa mga nasa A4, pati sa A5 category o mahihirap na populasyon. Ito ay pinag-uusapan ngayon with the vaccine cluster, the national task force. Magpapalabas tayo kung paano natin ipatutupad when it comes to A4. Nakikipag-ugnayan tayo sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para makabuo po tayo ng talagang database ng mga indigent population dito sa ating bansa. May ilang excited mabakunahan. Nagpalista na po, amen. Kailangan din natin sa katawan. Depensa rin sa katawan. Meron ding nag-aalangan. Kasi nagdadalang isip po akong pabakunin. Natatakot po kasi ako minsan sa dami kasi ng cases na COVID. Ayaw ko talaga magpaturok, sir. Ang mga pamilya ko po, ayaw nila talaga. Tinanong ng SWS o Social Weather Stations ang 1,200 Pilipino kung gusto ba nila magpabakuna kung may libreng COVID vaccine na aprobado ng Food and Drug Administration. 32% ang nagsabing payag sila magpabakuna, 35% ang hindi pa raw sigurado, 33% naman ang ayaw. Ilan sa mga dahilan ng mga ayaw magpabakuna, natatakot daw sa posibleng side effects. Pagkamatay, maiba raw silang sakit at baka raw magkasakit o magka-COVID sila. Kung tiwala ba sila sa evaluation ng gobyerno sa COVID vaccines, 51% ang nagsabing oo, 31% ang hindi sigurado, habang 17% ang walang kumpiyansa. Pero payo ng infectious disease specialist na si Dr. Carl Hanson, dapat kunin na ang anumang available na bakuna na aprobado ng FDA. Kapag ho, pag masyadong mataas yung kaso natin, mas likely ho na mag-form ng variants. No? So gusto natin mabakunahan ng lahat para maprotektahan sila, para bumaba yung kaso at para hindi na magkaroon ng mga bagong variants pa. Para kumbinsihin ang publiko na magpabakuna at huwag nang mamili ng brand, iminungkahan ni Sen. Joel Villanueva na magsama sa infomercial sina Pangulong Duterte at VP Lenny Robredo. Una-una po, linawin natin kung talagang tatanggapin ng Vice President ang lahat ng bakuna. Kasi nagkaroon siya ng unang mga deklarasyon na mukhang hindi rin siya approve sa mga Chinese vaccine. Kung talagang may mag-reach out sa kanya at magkasama sila ni Pangulong Duterte para magkaroon ng isang infomercial para lalong mainganyo ang ating mga kababayan na magpabakuna sa lalong madaling panahon, bukas po siya dyan. Marisol Abdurrahman, GMA News. Bumababa na ang reproduction rate o ang bilis ng hawaan ng COVID-19 sa NCR batay sa datos ng Okta Research. Pero sa mga probinsya sa Visayas, kabaliktaran na nangyayari. Ang Iloilo, isasara muna ang kanilang tourist sites dahil sa pagtaas ng COVID cases doon. May report si JP Soriano. Sa ilalim ng MGCQ, pwede sana mga lokal na turista sa mga pasyalan sa Iloilo Province.
Pero simula bukas, May 22 hanggang May 31, hindi muna papayagan ang pagbisita sa mga tourist spot doon. What we are trying to do is that as much as we can and within the parameters of MGCQ, ginaminimize natin ang people circulation. Pwede pa rin mag-operate ang mga restaurant pero hanggang 50% seating capacity sa dine-in services. Sa data ng Iloilo Provincial Health Office, umabot na sa mahigit 6,000 ang kaso ng COVID-19 sa probinsya. Halos 690 ang active cases. Ang Iloilo City, itinuturing ng high-risk area ng Okta Research Group. Matapos makitaan ang significant one-week growth rate o pagtaas sa mga kaso ng COVID-19 mula May 14 hanggang May 20. 66 na bagong kaso ang naitatala kada araw. Sa ngayon, 7,028 na ang kabuuang kaso ng COVID-19 doon, 919 ang pinagagaling pa. Kaya naman hiniling na ng city government na ilagay sila sa mas mahigpit na MECQ. Habang wala pang sagot ang IATF, apela ng LGU sa publiko na manatili muna sa loob ng bahay at sundin ang health protocols. Nakitaan din ang pagdami ng COVID cases ang Cagayan de Oro, Bacolod City at mga lungsod sa Cabuyao at San Pablo sa Laguna. Sa Negros Oriental, nagkakaubusan na ng hospital beds. Punuan na rin ang mga ICU. Ayon sa Provincial Health Office, pagod na ang mga medical frontliner dahil sa pagdami ng COVID patients. There are staff already na wants to resign because of overwhelm, no? Sa some atong mga kaso. So, mauni siya. Ang itinuturong dahilan ng biglang pagtaas ng COVID cases sa probinsya ang hindi raw pagsunod sa minimum health protocols ng publiko. Magpupulong na raw ang Provincial Interagency Task Force tungkol sa nararanasang COVID surge sa probinsya. Pumapangalawang Negros Oriental sa Bohol Province sa may pinakamaraming active cases sa buong Central Visayas. Kung sa ilang probinsya lumalala ang sitwasyon ng COVID-19, sa Metro Manila, kabaligtaran ang nangyayari. Bumaba sa 0.54 ang reproduction number o bilis ng hawaan ng COVID-19 sa NCR. Batay sa datos ng Okta Research, ibig sabihin sa kada 2 nagpo-positibo, isa na lang ang posibleng nahawaan. Ito na ang pinakamababang reproduction number sa nakalipas na 4 linggo. Bumaba rin ng 25% ang 7-day average ng new cases sa NCR. 1,299 na lang ito ngayon. Malayo sa 5,548 nang isailalim sa ECQ ang NCR Plus noong Abril. 11% naman ang weekly positivity rate sa NCR o yung dami ng nagpo-positibo sa bilang ng tinetest. Ang healthcare system ng NCR nakahinga na rin daw at nasa safe zone na. JP Soriano, GMA News. Tila nagkairingan sina Senate Minority Leader Franklin Drilon at Senador Bongo sa plenaryo. Pinatitigil na kasi ni Go ang interpelasyon sa kanyang panukalang obligahin ang national government na pondohan ng ilang provincial hospital. Pinatatagal lang daw ni Drilon ang pagtalakay sa mga panukala na tutulong sa mga LGU sa pagpapatayo ng mga ospital. Pero giit ni Drilon, mahalagang mabusisi ang panukala, bagay na sinang-ayunan ng ibang senador. Ipinupunto ni Drilon ang Local Government Code of 1991 at Wandanas ruling ng Supreme Court. Nakasaad dito na responsibilidad ng LGU ang health services ng kanilang nasasakupan at pwede yung pondohan gamit ang internal revenue allotment ng mga LGU na manggagaling sa lahat ng kita na nakolekta ng BIR at customs. Sorry to tell you, you're pretending that you are not against, but really you are against. In this crucial time, we need these facilities, we need these upgrades. The local government units are asking for assistance because they cannot take on these burdens. Paikot-ikot lang po usapan dito, Mr. President. Sinasadya lang po nating patagalin. May I move that the interpellation for these measures be terminated? Butuhan na lang po natin, Mr. President. We object to the motion to terminate the period of interpellation. One of the traditions of the Senate since time immemorial is that the cloture is never invoked in the debates. Never. There are legitimate issues that we raise. And this is principally involving the Mandanas ruling and its effect on the fiscal ability of this government to respond to its needs. If the good sponsor can answer the questions
in a more precise term without asking for suspension, baka mapabilis tayo. But I resent and I take strong exception to the statement na pinapatagal ko ito. Pinaimbestigahan ng isang pasyalan sa Ragay, Camarines Sur matapos madiskubring lumabag sa health protocol sa mga pumunta roon na nag-inuman pa. Kritikal naman ang isang lineman sa Davao City matapos makuryente. Yan at iba pang balita mula sa mga probinsya sa report na ito. Parang walang pandemya sa pasyalang ito sa Ragay, Camarines Sur. Sa kuhang ito, makikitang walang physical distancing at wala pang mga face mask ang mga nagsasayawan. Marami rin nagiinuman sa lugar na magkakalapit pa ang mga pwesto. Ayon sa residenteng kumuha ng video, kahit ang mga waiter, walang mga suot na face mask. Ang banda namang tumugtog mula pa raw sa probinsya ng Quezon, pero hindi daw mga bata sa lugar. Tumagal umano ang nasabing party mula alas 10 ng gabi hanggang alauna ng madaling araw. Pinaiimbestigahan na ng lokal na pamahalaan ang nasabing party na malinaw na paglabag sa COVID protocols at umiiral na curfew. Sinusubukan pang kunin ng GMA News ang pahayag ng may-ari ng lugar. Kritikal naman ang isang lineman sa Davao City matapos makasagi ng live wire habang nagtatrabaho. Kuwento ng kanyang katrabaho, nahulog ang biktima mula sa kinukumpining poste. Agad siyang dinala sa ospital. Patuloy na inoobserbahan ang kanyang lagay. Sa Davao City pa rin, nakita naman ang environmental group na Interfacing Development Interventions for Sustainability o EDIS na may mga itinapong face mask na napupunta sa kanilang watershed. Inireport na ito ng EDIS sa Davao City LGU. Prohibit activities within the conservation area and to really monitor these activities in order to protect the integrity of the quality of water in Panigantamugan watershed. Ayon sa Davao City LGU, hindi lang lagay ng watershed ang kanilang ikinababahala. Naaalarma rin sila sa irresponsable, walang ingat at mapanirang aktibidad ng ilang tao na malaking banta sa kanilang likas na yaman. Nagpasa na rin ang resolusyon ang Watershed Management Council para mabantayan ng lugar. Kabilang dyan ang pagpapatupad ng mahigpit na pagkontrol ng barangay sa lahat ng recreational activities sa kanilang nasasakupan, kabilang ang trekking. Isinusulong naman ng grupong EDIS ang paggamit ng reusable cloth face mask. So, yung panawagan nga po talaga no, ng mga environmental organizations is for non-frontliner persons to use reusable or washable face mask para ma-lessen yung, ito na lang po yung talaga yung, ano, yung parang yung short-term solution is to lessen the generation of face mask. Babala po ng World Health Organization sa mga empleyadong lumalampas sa 8 oras ng trabaho kada araw, mas mataas ang chance ang magkaroon kayo ng sakit sa puso at stroke. Pero paano kung hindi naman talaga may iwasan ang mahabang oras ng trabaho? May report si Von Aquino. Ang Clinic Management Associate na si Angel, di niya tunay na pangalan, work from home ngayong may pandemya. At dahil hindi na raw niya kailangan maglaan ng oras sa mahabang biyahe, nagagawa na rin daw niya ang trabahong dapat pang bukas. Ang resulta, madalas na 5 to 7 hours ng overtime kada araw. Ngayon, kasi mas marami ang need namin na i-deploy ng mga doctors, so mas maraming time or mas marami yung nire-required na time for us para mag-overtime. Ang nagagawa na lang daw niya matapos ng mahabang OT, kumain at matulog. Kapag sanay ka mag-overtime, sanay ka sa work, okay, I think hindi naman. Hindi naman makaka-affect masyado. Siguro kapag tumagal, kasi hindi natin masasabi. Ang sitwasyon ni Angel hindi nalalayo sa iba pang empleyado. Sa buong mundo, dahil sa pandemya, marami ang work from home. Pero babala ng World Health Organization, ang pagtatrabaho ng 55 hours o higit pa sa isang linggo ay mapanganib sa kalusugan. Sa pag-aaral ng WHO at International Labor Organization, 745,000 na tao ang nasawi dahil sa stroke at heart disease na konektado sa long working hours noong 2016. Ang mga nagtatrabaho ng mahabang oras, 35% higher ang risk sa stroke at 17% higher risk sa pagkamatay sa ischemic heart disease kumpara sa mga taong may 35 to 40 hour working week.
Bagamat taong 2000 hanggang 2016 lang ang covered ng pag-aaral, nangangamba ang WHO na mas mataas pang risk dahil sa pagdami ng remote working at global economic slowdown ngayong pandemya. Ayon sa hospital administrator at occupational health doctor na si Aris Sabili, napapanahon ang inilabas na pag-aaral ng WHO. Apektado raw ng long working hours ang physiological, mental at iba pang health behavior ng isang tao. Nakikita na mga countries having more than 40-hour work week, ang is tumataas yung chances ng depression and anxiety. Mas mataas ang incidence natin ng alcoholism, smoking, physical inactivity. Okay. Ayun, so yung mga kumbaga vices, mas tumataas rin. Kung hindi raw talaga maiiwasan ng mahabang oras sa trabaho, payo niya. Kumbaga tama yung quality ng sleep natin, yung quantity. So we need to hit around 6 to 8 hours of sleep, 7 to 8 hours of sleep. And then yung mga health-seeking behaviors and other health-promoting behaviors natin, kailangan rin natin siyang ma-address. Which is iiwasan natin ng mga bisyo. Humanap din daw ng karamay o kausap kapag kailangan mag-release ng anxiety o stress. Von Aquino, GMA News. Arestado ang isang babaeng sangkot umano sa tinatawag na Honey Love Scam. Ang sospek umano ang tumanggap ng perang hiningi ng isang nagpakilalang foreigner sa isang Pinay sa dating app. Ayon sa anak ng biktima, nagsabi ang umano'y foreigner na nagpadala siya ng package sa Pilipinas pero naipit daw sa customs ang kanyang padala kaya hindi hiningan ng perang pantubos ang Pinay. Matapos makuha ng anak ng biktima ang pangalan at address ng papadalhan ng pera, nagsumbong siya sa mga pulis. Agad naman nilang natunto ng sospek na si Marilyn Binarao sa Tuguegarao City. Depensa ng sospek kapag utusan lamang siya na tanggapin ng pera. Sinampan siya ng reklamo sa Tuguegarao at dinala sa Maynila para sa investigasyon. Slaying it with B si Angelina Jolie sa kanyang latest photoshoot para sa National Geographic. Kwento ng photographer at amateur beekeeper na si Dan Winters, pinahira ng A-list actress ng pheromone o kemikal na nakakapagpakalma sa mga bubuyog. Hindi raw gumalaw si Angelina sa loob ng 18 minuto sa tahimik at may kadilimang studio. Tinawag naman ni Angelina na lovely pero challenging ang photoshoot na ginawa para sa World Bee Day. 3 araw bago nito, hindi raw siya naligo at nagpabango. Baka raw kasi mag-amoy bulaklak siya at makagat ng mga bubuyog. Hindi na magagamit ang browser na Internet Explorer simula June 15, 2022. Ayon sa Microsoft, papalitan ito ng mas mabilis, modern at secure na Microsoft Edge. Pero may Internet Explorer mode o IE mode naman ito para ma-access pa rin ang ilang Internet Explorer-based websites. Kasunod yan ng anunsyong yan ay pagsulputan ng memes online. Ang ilan, namamaalam sa Internet Explorer na anila'y ginagamit lang daw nila para pang-download ng ibang browsers. Tinuna naman ng ilan ng kabagalan ng browser na baka maghang pa rin daw bago ito tuluyang hindi na magamit sa susunod na taon. Miss na ba ninyo ang ingay at tugtugan kapag pista? Marami pa namang piyesta kapag Mayo pero bawal pa rin ngayon ang mass gatherings. Kaya naisipan ng ilang estudyante sa Santo Tomas La Union na magsama-sama para ilapit ang drum and lyre music sa TikTok Nation. Kilalanin sila sa report ni Bay Bermudez. Tuwing summer, hindi mawawala ang ganitong tugtugan sa mga pista. Napalitan ito ng katahimikan ngayong pandemya. Pero sa TikTok, tuloy ang tugtugan a la piyesta. Meet hashtag TributeTikTokerist, ang mga bibong miyembro ng Drum and Lyre Corps mula sa iba't ibang eskwelahan sa Santo Tomas, La Union. Ang kanilang mga piyesa, kantang paboritong sayawin ng TikTok Nation. Kaya pumatok sila at dinuduwet ang mga flag bearer na Beth Umaura. May mga ibubugas sa baton. At mga gusto lang magpa-good vibe. Pagtiyak naman ng mga estudyanteng sumasabak sa tugtugan,
na susunod ang health protocols tuwing may jamming. May Bermudez, GMA News. At yan po ang mga balitang dapat niyong malaman. Sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Sa ngalan ni Mac Pulido, ako po si Mav Gonzalez. Ako naman si Atom Araulio at ito ang State of the Nation. We'll be right back.